Ito ang cute love story ng midget couple na sina Vicente at Marilyn na namukadgad sa isang restaurant sa Boracay. Kinakikiligan ng mga customer at turista ang mag-asawa dahil sa kakaibang kwento ng kanilang pagmamahalan. Manager si Guy at servidora naman si Ate Girl. Good vibes ang hatid ng Big Love, Small Lovers. Presenting the most lovable and cutest couple of Boracay. Sa malaparaisong islang ito, umusbong ang pag-ibigan ng nooy mga broken-hearted na sina Marilyn at Vicente. Sila ang bida sa ating kwento ngayon. Si lalaki may taas na 4 feet and 2 inches. Si babae naman, 4 na talampakan o 4 feet lang siya. Hindi raw nila inasahang sa dream paradise ng Boracay pala maghihilom ang kanilang mga sugatang puso mula nang sila ay magtagpo. Pag-apa ko pa lang sa isla na to, parang ramdam ko na dito ko na makikita yung lalaki na para sa akin. Na love first sight ako sa kanya. Kaya siyempre, pag once na may gusto ko sa isang tao, gagawa ka ng action. Panganay sa 4 na magkakapatid si Marlin, tubong North Cotabato. Si Vincent naman galing sa Quezon Province. Pang-7 sa 8 magkakapatid. Sa kani-kanilang pamilya, kapwa sila pareho, kinulang sa height. Hindi ko din po naitanong sa nanay ko na bakit yung mga kapatid ko malaki o maliit. Wala pong pagsisisi. Parang nag-act lang po ako as normal po. Tinanong ko yung mama ko and then I think I remember 9 years old na realize ko na maliit ako and then natanong ko nga si mama and then dahan-dahan niya naman in-explain sa akin kung ano yung sitwasyon ko. And agad ko naman naintindihan. Hindi, kasi yung ano ko talaga is nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Yun, ganun. Parang wala pa sa isip ko kasi 22 years old ako. Basta nakafocus lang magtatrabaho ako para sa pamilya ko, makatulong sa kapatid ko na nag-aaral. Kasi sa sobrang hirap ng buhay sa ano po, sa Mindanao. Kasi that time, di pa naman ako talaga nagtatrabaho noon. Nag-aaral pa ako noon. Tapos, siyempre, yung mama ko, parents ko, ang nagpo-provide sa amin. And after noon, nung medyo nagkaroon kami ng family problems, lack of financial, kaya I decided na magtrabaho dito sa Boracay. Iniisip ko lang that time, magtrabaho, makatulong sa pamilya, ay makaipon, and then babalik na sa Maynila. 2006 ang unang apak ng dalawa sa isla. Bit-bit nila noon ang responsibilidad sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. At ang bigat na dinadala ng mga bigo nilang puso, umaasang makaka-move on. Hanggang sa nag-cruise ang kanilang landas sa pinapasukan nilang restaurant. Sa kainang ito, marami ang tulad nilang dalawa. Mga midgets o little people kung tawagin na masisipag at namumuhay ng normal. Happy person kasi sila, kaya ang mga customer abay naiinganyong magpabalik-balik. Ang Hobbit House na rin ang naging love place ni na Enteng at Inday. Tahimik lang kasi siya. Ayun, nang wala talagang sinasabi na siyempre pa expect natin na may spark, ganun di ba pag makikita mo yung isang tao. Wala, asaran lang kami kasi suplado siya. Ako friendly. Parang gusto ko tong asarin tong lalaking to. Kasi nga nang nagmumuklumok lang siya, kung saan yung trabaho niya, doon lang talaga siya nakafocus. Siguro ang lungkot-lungkot ng buhay nito kasi siya lang mag-isa, parang walang kausap. Ang hindi alam ni Marilyn, ang tatahi-tahimik na si Vicente o si Enteng, abay may pinaplano na palang panliligaw. At dahil medyo mahiyain nga itong si Enteng, nang ayain niyang kumain sa labas si Marilyn o si Inday, naku, may isinama pa silang third wheel o chaperone. In-invite ko siya mag-lunch. And then after noon, nag-open ako sa kanya na
Gusto ko siya. Kasi palagi niya akong niyayaya na ano, na kumain. Hindi ko naintindihan, nanligaw na pala siya sa akin noon. Pero kami yung sinagot, ano, inulit-ulit niya, pero hindi doon sa date namin. Hindi nagtagal, naging opisyal na in a relationship ang dalawa. At makalipas ang 8 taon, October 27, 2015, nag-propose na sa wakas ng kasal si Enteng kay Inday sa mismong restaurant na kanilang pinapasukan. Ano, anniversary din namin na pagiging kami. Hindi ko po alam, basta niyaya niya lang po ako na kumain kami doon sa ano, sa pinagtatrabaho namin sa Habit House dati po. Tapos, yun, sabi ko, ano kayang meron? Ganun. Pero wala akong idea. Kasi nagulat lang ako na nandun yung kapatid ko. Parang iba to. Parang yung mga tao, parang nasusurprise sila. Pag tinitingnan ko yung mga kasama ko, parang tuwang-tuwa sila. Parang happy sila. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Ala Bruno Mars pa itong si Enteng para sa kanyang mahal. Gabi, pinagplanuhan ko, tapos nag-ano ko ng mga tao para magawa ng maayos yung proposal ko. At 100% naman napaiyak ko siya. O napayes, napaiyak ko siya kasi hindi niya nina-expect na gagawin ko. Kinilig ako kahit sintunado yung kanta niya. Saksi ang mga kaibigan at ilang miyembro ng kanilang mga pamilya ikinasal sa isla ng Boracay ang cute couple. Magpipitong taon na mula ng mag-isang dibdib ang small but lovable couple ng Tavern Restaurant dito sa isla. At sa loob ng kanilang halos magdadalawampung taon ng pagiging magkaibigan at mag-asawa, wala pa silang baby. Pero subok naman na daw ang kanilang pagmamahalan at samahan. And now, itest na natin, i-challenge natin ang kanilang love team. Aber, gaano nga ba nila kakilala ang isa't isa? Sino ang pinaka-challenge sa inyong dalawa kung talagang kilala ninyo ang isa't isa? Ready? Sino ang pinaka-seloso o selosa? Ay, ang pogi mo! Poging-pogi ka, kasi yung gupit nga naman, di ba? Napitin ang babae. Dahil sa sense of humor niya po, ma'am. Ayun. Yun. Magdadaan ko. Sino ang pinaka violente? Para sa ano. Ano pinaka-violente? Yun po, yung binato ko po siya ng ano, butin ng shampoo. Ay, naman? Opo. Okay, sino ang makalat? Ayaw, hindi na. At ikaw tagaligtya? Opo. Okay, sino ang generous? Ah, okay din naman. Sino ang pinakatoyoin? Sino ang malakas humilik? Parehas. Alam nyo, i-record sa cellphone para mapag-contest kayo kung sino mas malakas. Ano ba ang sikreto ninyo sa inyong 10 taong relasyon na tumagal kayo ng ganyan? Ano lang, tiwala lang sa isa't isa. Siyempre, nandiyan love and respect. Yun po yung pinaka-importante po. Kailangan hindi masyado nagdududa. Opo. At huwag masyado makalat. Ang kondisyon ni na Enteng at Inday tinatawag na dwarfism.
Kung saan hindi normal ang paglaki ng katawan ng tao, partikular ang mga braso at binti. Sa iba ay tumatangkad habang nagkakaedad. Ang mga taong may ganitong kondisyon naman, nananatiling maliit kahit na sila'y may edad na. Genetic disorder o sakit sa henetiko ang pangunahing dahilan ng dwarfism o pagiging midget. At kung akala ng marami, maliit lang ang problemang kinakaharap ng mga midgets tulad ng mag-asawa. Nagkakamali kayo dahil tulad ng mga may kapansanan, silang mag-asawa kahit na marami ang nakukyutan, abay marami rin ang kumukutya sa kanila at sila'y pinagtatawanan pa. Laruan kung sila'y tingnan na para bang wala silang damdaming nasasaktan. May trust issue rin ang mag-asawa dahil laki sila sa hirap at sarili lamang nila ang kanilang inaasahan. Mas gusto nilang sila lang din ang nagkakaunawaan at nag-uusap palagi. Sa restaurant na ito, hindi lang sina Inday at Vicente ang may ganitong kondisyon. Marami silang maliliit na tao na may higanting mga pangarap sa buhay na umasenso at yumaman. At higit ang mahanap ang the one na magmamahal sa kanila habang buhay. Ang mga pangarap na yan ang dahilan bakit nabuo ang Hobbit House sa Boracay. May paliwanag naman ang mga eksperto sa pagmamahal kung bakit daw mas masaya at mas solid ang samahan ng mga midget couples. Nagtatagal ang relasyon ng mga midget couples dahil nararamdaman nila yung acceptance mula sa isa't isa. At dahil mayroong acceptance, naiintindihan nila ang bawat damdamin at emosyon, naiintindihan nila yung pinagdadaanan ng kanilang partner. At dahil doon, nagkakaroon sila ng sense of security, mas lumalakas yung bond nila together as a couple kasi sila mismo nagsusuportahan sa kanilang emosyon, sa kanilang pagsasama. Love comes from small packages at ang bida sa atin ng mag-asawa, may dumating mang mga problema. Araw-araw naman nilang pipiliin ang isa't isa. Walang iwanan kahit ano pa ang mangyari. At ramdam din naman natin talaga, kapos man sila sa height, sintayog naman ng langit ang kanilang pag-iibigan. Pagmamahalang kakaiba at tunay na one of a kind on this island. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.